Okay, mashallah, alhamdulillah. Ngayon po ay Hello. mayroon tayong kababayan na taga Nueva Ecija. Ngayon, kahapon pa to ng isang araw para bagang ika ay siya ay gustong mag-Muslim. At hindi ko alam kung bakit. Bakit ba gusto mo mag-Muslim, Erson? Dati, ano ka ba? Kasi isa akong Kristiyano. Kristiyano ako. Isa akong Kristiyan. Eh, simula nung napunta ako dito, tapos, ibang, bakit nagtatanong ako sa isip ko, daming katanungan sa sarili ko na, bakit ang daming bumabalik sa Islam? Ang daming bumabalik sa Islam. Tapos, ako, Kristiyano ako. Si Jesus ay isang anak ng Panginoon. Yan ang paniwala mo. Okay? Erson, nawawala yata yung signal mo ah. Umihina yung signal mo, Erson. At punta ka sa lugar ah, na kung saan malakas. Yan. O sige. Wala, yan. Bubuksan ko yung pinto para makalabas yung signal ba? O yun, tama-tama. Okay, tama-tama. Okay, doon tayo sa sinasabi mo na si Hesus Kristo ay anak ng Panginoon. Sige. Yan. Gusto ko malaman, kasi kung siya ang anak ng Panginoon, meron pa isang is merong Panginoon na dapat na tunay na sambahin. Masyaallah, matalino ito. Good, very good. You use your logic. Kasi ano sabi mo? Kung may Panginoon na sinamba niya. Na gusto ko, 'yun ang gusto kong makilala kung sino siya. Mateo, sa Biblia ninyo, Mateo 26:29. At siya ay nagparoon pa doon sa dako paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin at sinabi niya, Ama ko, hindi ang sarong na ito, kundi ano ang gusto mo at ibig mo at hindi kung anong ibig ko. Ang Islam, kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano ang gusto ng tagapaglikha, hindi kung ano ang gusto natin. Ang Islam, total surrender, submission to the oneness of God. And all the prophets of Allah, lahat ng mga propeta, sila ay sumuko at naniwala sa kaisahan ng Diyos. Kasama dyan si Hesus Kristo na nagpatira pa, nag-ayuno. Paano magiging Diyos? Diba? Tuloy mo. Tapos? Eh, siyempre, gusto ko siyang makilala. Kasi hindi tumatagal tayo, tumatanda naman na tayo, hindi na tayo pabata eh. Gusto ko habang tumatagal ako, tumatagal ako dito sa mundo, gusto ko makilala yung tunay na Diyos. Inshallah. Inshallah bro, sana lahat ng mga katulad mo sa mga kung sino nanonood ngayon, ano, matularan nila na kahit papaano minsan sa buhay natin, bukawin natin ang puso't isipan natin, sino nga ba yung tunay na Panginoon? Sino nga ba ang tunay na Diyos? Diba? Opo. Kasi kami na mga Muslim, panatag kami na ang Diyos na nararapat sambahin, siya ang Allah. Pakinggan mo, Erson, sino si Allah? Kasi yan ang sinasabi mo kanina, sino siya? Sino ang Diyos na gusto kong malaman? Ang Allah, ang ibig sabihin ito ay pinupuri, niluluwalhati at sinasamba. Yun ang ibig sabihin ng Allah. Nino, ng lahat ng kanyang mga nilikha, isipin mo sa Quran, sa banal na Quran, mismo siya sinabi niya. Doon mismo sa Suratul Taha, kabanata ng Taha. Sabi niya, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Katotohanan, ako ang Allah. Walang Diyos nararapat sambahin. Walang Diyos na nag-iisa na walang katambal maliban sa Kanya. Siya mismo nagpakilala sa sarili na siya ang Diyos. At kayo ay magpatira pa. Magdasal. Ang pagpapatira ng mga Muslim ngayon, ito ang pagpapatira ng mga naunang propeta. Ito ang ginawa ni Propeta Muhammad. Ang sambahin, ang lumuhod, yumuko, at mayroong mga sasabihin na mga partikular na mga sasabihin na pagpuri at luwalhati sa Allah.
So siya ang Diyos ng sanlibutan na pinupuri ng lahat ng nakikita natin dito sa kalupaan at kalangitan. Bilang karagdagan dyan, kapatid na Eherson, yung mga between, akalain mo, itong mga between paggabi, ang araw at ang buwan, ang mga bundok, ang mga isda, ang mga bato, ang lahat na nandito sa mundo, pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. What is our proof? In the Holy Quran. Anong sinabi ng Allah? Tusabbihu lahu samawatu wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa laki la tafawna tasbihahu. Ang mga pitong kalangitan at ang kalupaan, sa pagitan nito, ang lahat ng mga nandoon ay pumupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa Allah. At gawalang bagay, walang nilika, walang nilalang dito sa mundo na maliban ay pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Ngayon ang tanong sa atin bilang tao na nandito sa mundo, sino ang tinatawag mo? Sino ang pinapanalanginan mo na Diyos ko, patawarin ako, Diyos ko, ibigay, ipagkaloob ito. Alam mo kung may saling alintulad natin kung sa cellphone, ibigay ko sa iyo yung number ko. Isang number, dalawang number, isang ano lang, mali yung isa, hindi mo na ako makukontak. Tama? Tama. Correct. Ngayon, sumasamba ka kay Hesus Kristo na hindi siya ang Diyos? Walang magpapatunay sa Biblia na sinabi niya na ako ang Diyos? Sinabi niya, ako ang daan patungo sa Ama. Ang lahat ng mga propeta, sila ang daan patungo sa tunay na nag-iisang Diyos. At ang Diyos ay hindi nanganak. At lalong hindi manganganak. At paano mo sasabihin na Diyos si Hesus Kristo na siya ay nauna pa ang mga naunang propeta? Tanungin kita, Erson, para lalong madagdagan ang pag-unawa mo. Kasi itong gusto mo muna eh. Sabi mo muna, gusto ko mag-Muslim pero gusto ko munang bigyan linaw ang mga bumabagabag sa aking isipan. Sino ang malakas? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Maski ang bata, elementarya, sasabihin niya ang Diyos. Okay. Kung Diyos si Hesus Kristo na dating pinapaniwalaan mo, naniniwala ka na ipinako siya sa krus? Nung dating Kristiyano ka, At yung lahat naniniwala ako doon. Okay. Naniniwala ako doon. Paano mo sasabihin na makapangyarihan ng Diyos na ipinako sa krus? Na humihiling ka sa kanya na Diyos ko, patawarin mo ako, Diyos ko, bigyan mo ako ng ganyan. Eh, mismo sarili niya, hindi niya may pagtanggol. Sasabihin mong Diyos yun na hindi niya may pagtanggol sarili niya na pinako daw siya sa krus at siya daw ay pinaslang. Mm-hmm. Kaya namatay daw ang Diyos. Ang Diyos ba mamamatay? Ang Diyos hindi natutulog. Hindi. At hindi inantok. Yan ang makapangyarihan. Walang kawangis, walang katulad dito sa sanlibutan. Pangalawang tanong. Sino ang nauna? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Elementary na question. Walay, bilang respeto sa iyo to, respeto sa lahat ng mga kapatiran natin, mga kababayan natin, ng mga Kristiyano. Kung makapangyari, kung nauna ang Diyos, paano mo sasambahin si Hesus Kristo na bago siya isilang, nandyan na ang buwan at araw? Nandyan na ang mga bituin, nandyan na ang bundok? Mayroon pang mga naunang mga propeta. So ito lamang ay bilang pampukaw sa katotohanan na si Hesus Kristo ay kailanman hindi siya Diyos. At hindi kailanman nagpakilala ng Diyos. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong, bakit maraming nagmumuslim? Kasi sa gabay ng Allah at habag niya sa mga taong gustong magkaroon ng habag, gustong magkaroon ng daan na patungo, na landas sa Allah sa katotohanan. At dahil gusto nila ng manaliksik ng katotohanan at magabayan, humiling sila sa Allah, ginabayan sila ng Diyos. Kaya ngayon, hindi na mapigilan ng mag-Muslim sa buong mundo. Not only in this kingdom of Saudi Arabia, kapatid na Eherson. Buong mundo, even in America itself, Islam is one of the fastest growing religion in America. Whatever the kuffar, whatever the unbelievers plan to what is this?
whatever they plan to destroy Islam, the Muslims, itself, everything, nothing will happen except the power of Allah. Siya ang makapangyarihan. Kaya ikaw, Erson, sana ito ay mga nagpukaw sa iyo sa mga katanungan mo. Ano pang katanungan mo? Na bakit? Na, diba? Gusto mo nang mag-Muslim? Gusto ko mag-Muslim. Eh, sa dami ng mga Christian na nagbabalik Islam. Isa pa yan talaga. Kung bakit talaga siya. Kung bakit si Allah ang dapat purihin. Ang dapat sambahin. Very good. Kasi inilagay mo ang tama, ang bagay sa tama niyang pagkakalagyan. Balik tayo sa una na ibig sabihin ng Allah, bakit siya ang dapat sambahin, purihin? Kasi siya ang nararapat sambahin, purihin, na lumikha ng sanlibutan. Nilikha ang tao mula sa lupa. Nilikha ka ng Diyos, pinigyan ka ng tamang pag-iisip, ng mata, ng lahat ng ating mga nararamdaman, ng mga biyayang ito. Ngayon, ihiling ka o sasamba ka o pupuri ka sa hindi tunay na Diyos. Mga bagay, imahe o kahoy na ginawa sa pamamagitan ng kamay ng tao. Di ba? Tama. Ang Diyos hindi propeta. Ang Diyos hindi anghel. Lalong hindi tao. Lalong hindi bagay. Paano mo makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang pagkalikha sa mga kalangitan at kalupahan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Pumupuri lumulahati sa kanya ang lahat ng mga nandito sa sanlibutan. Batid niya kung ano nasa puso mo ngayon at sa isipan mo. Sa akin, sa kahit sinong tao dito sa mundo. Alam niya, batid niya kung ano ang nilikha niya. Alam niya yung dati, alam niya yung ngayon, alam niya yung mangyayari sa hindi pa. Siya ang una na pinakauna na wala pang nauna sa kanya. At siya ang pinakahuli sa pagpapagnagunaw ang mundo na siya ang pinakahuli na wala pang mahuhuli sa kanya. Wala kasi siyang kawangis. Wala siya kamit ni siya at hindi siya katulad ng kahit sino. Erson, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba ay kusang loob na gusto mo mag-Muslim? Kusang loob, alam pumipigil, bukal sa loob. Bukal sa loob mo, mashallah. May mga nakilala ka na bang mga balik Islam? Babalik Islam, meron na din. Ayun, maganda. Mga dating kasama ko sa trabaho. Ayun, good. Minsan nakipag-usap ka na sa kanila patungkol sa Islam? Hindi nung nakaraan kasi hindi. Sumauna na ako siya, hindi ko sila nakaharap. Ito lang, itong mga kasama ko kasi mga puro mga Muslim. So pag nag-uusap mayroon sila, lalo ako naiinganyo. Lalo ako naiinganyo. Mashallah. Meron ka nang nabasa ng mga pamphlets, mga babasahin patungkol sa Islam? Wala pa. Meron ka nang napanood ng mga video ng mga Muslim patungkol sa Islam? Dito sa social media, Facebook, gumagamit ka ng Facebook, di ba? YouTube. May napanood ka noon tungkol sa Islam? Yung mga videos? Meron yung pinasa sa akin ng kasama ko na inuulit-ulit ko tungkol sa panatao, ganyan. Ano? Tungkol sa? Apat na tao. Apat na uri ng tao sa Islam. Mashallah. At yun, nagpukaw sa iyo yun. Ayun. Mas yan, lalo akong nagising sa katotohanan. Mashallah. Okay, very good. At ngayon sa pagmumuslim mo, pagtanggap sa tunay na nag-isang Diyos, pag ikaw ay nagmuslim, hindi ba magagalit sa iyo ang mga magulang mo? Hindi, kasi nagpaalam na ako. Nagpaalam ako ng maayos. Hindi kanila itatakwil? Hindi. Kasi nagpaalam ako ng maayos sa kanila na gusto kong magbalik Islam. Kung sakaling itatakwil kanila, Iherson, dahil sa pagpalit mo ng reliyon, dahil sila ay Kristiyano, kumakain ng baboy, minsan umiinom ng mga alak yung mga kamag-anak mo kahit sino mo. Alam mo ba na pag nag-Muslim ka na, hindi ka nakakain ng baboy? Alam ko po yan. Alam ko bawal yan. Bawal din ang uminom ng alak? Bawal din ang pambababae? Ha? Alam ko. Girlfriend, boyfriend, bawal yan sa Islam? Ang susundan mo ay ang pagtalima, pagsuko sa tunay na nag-iisang Diyos. Hindi natin susundin ang kagustuhan ng sarili,
kagustuhan ni Satanas, bagkus ano ang kagustuhan ng tunay na tagapagita. Tanong ko bilang panguli, kung sakali ikaw, sana naman hindi ka itakwil ng mga magulang mo, anong gagawin mo dahil sa pagpalit mo sa Islam? Didiretso ko pa rin ang pagiging Islam. Sana lahat ay maging katulad mo na namulat na mabigyan ng Allah ng gabay. Okay kapatid, wag na natin pa ano, maraming nagsasabi, Allahu Akbar, Masha Allah, sa pagbigay ng Allah sa iyo ng gabay. Alam mo ba, hindi lahat ay bibigyan ng Allah ng gabay. Isa ka sa napili ng Diyos na tagapaglika dahil mahal ka niya na ikaw ay tatanggap sa Islam. Kaya napakaswerte mo, napakapalad mo ngayong araw. Okay, kapatid na Erson? Okay. Saksihan mo ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang tanging reliyon na tatanggapin ng Allah sa araw ng paghukom. Ang tanging kaligtasan mo dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Okay, Erson? Okay. Ha? Okay, okay. Okay. Masyaallah, masyaallah. Willing kapatid natin na mag-iisa. Gantimpalaan ka ng Allah, gabayan ka niya. Sabihin mo, ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Sabihin mo nga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabihin mo Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Patawarin ka ng Allah kapatid na Erson at tanggapin ka sa kanyang paraiso. Sabihin mo to sa Tagalog. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang Diyos na nararapat sambahin at paglingkuran. Na walang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Maliban kay Allah. Maliban kay Allah. Ako rin ay sumasaksi. Ako rin ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Na si Propeta Muhammad. Ay bilang alipin. Ay bilang alipin. At huling sugo ni Allah. At huling sugo ni Allah. Ako rin ay tunay na sumasaksi at naniniwala. Ako rin ay tunay na sumasaksi at naniniwala. Mula ngayon. Mula ngayon. Magpakailanman. Magpakailanman. Na si Hesukristo. Na si Hesukristo. Ay bilang alipin. Ay bilang alipin. At sugo ni Allah. At sugo ni Allah. Allahu Akbar. Walay bro, nakakaantig ikaw sa pagtanggap mo sa tunay na reliyon na ito. Congratulations, salamat bro. Alam mo ang balita na sasabihin ko sa iyo, kapatid na Erson, pag itong mga binitiwan mo na salita ay totoo sa puso't isipan mo, lahat ng mga kasalanan mo ay mawawalang bisa na yun. Patatawarin ka ng Allah. At kung dumating sa iyo ngayon ang kamatayan, insyaallah, tanggap ka sa paraiso dahil lamang sa kahalagaan ng tauhid sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Salamat. Yan ang susi sa paraiso, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Yan ang tanging reliyon na tatanggapin lang ng Allah sa araw ng paghukom. Ngunit, huwag mo kalimutan kapatid na Erson, maraming pagsubok na darating ngayon sa iyo dito sa pagiging Muslim mo. Pero huwag kang sumuko dahil ang mundong ito ay lugar ng pagsubok, mga pighati at lugar na kung saan tayo ay nilinlangin niya. Maging matatag, balakas at sandigan mo ang Allah. Mahal ka niya bro dahil ikaw ay ginabayan ka niya. Subhanallah. Salamat. Ano nang sasabihin mo ngayon dahil ikaw na ay isang ganap ng Muslim? Nakaluwag-luwag na ako sa aking kalooban. O isang masaya. Masayang-masaya. Alhamdulillah. Parang nawala sa tinik sa mga puso natin ang mga pag-aalinlangan o anuman, di ba? Okay, so Erson, insya Allah, ay mayroon akong... Anong huling mensahe mo?
maaari nanonood ang mga magulang mo, pamilya mo, kaibigan o ano, anong naramdaman mo, anong huling mensahe mo, anong sasabihin mo ngayon sa pagiging ganap ng Muslim? Sabihin ko lang na bakit hindi natin lahat subukan na sampahin si Allah para malaman natin ang tunay na katotohanan kung sino talaga ang dapat sambahin at purihin. Yun lang. Masyaallah, masyaallah. Kalugdan ka ng Allah, patawarin ka sa iyong kasalanan at tanggapin ka sa paraiso. Maraming maraming salamat sa oras mo maraming at sa lahat ng mga din. Kapanood natin. Paki-share po ito mga kapatid. Ang atin lamang po ay ang pagbabahagi at ang nagbibigay ng gabay ay ang Allah, ang sinumang gusto niyang bigyan ng gabay. Maswerte ka, mapalad ka kapatid na Eherson. Ang pangalan mo, Eherson. Gusto mo bang bagwin pangalan mo sa Islam? Pwede po ba? Pwede. Pwede yan. Pwede. Kasi dyan mo makikita yung talagang gustong-gusto mo yung Islam eh. Diba? Kasi siyempre, Eherson, walang ibig sabihin yan sa Islam. Whereas kung magiging ang pangalan mo, pangalan ng mga propeta, pangalan ng mga Muslim, sa araw ng paghukom, tatawagin tayo sa magandang pangalan natin. Although hindi naman siya obligado na palitan mo. Pero ngayon, bilang tanda na sasabihin mo sa mga kaibigan mo, ako Muslim na ako ngayon, tawagin niyo ako. Pumili ka ng pangalan. Yahya, Isa, May napili Muhammad. Na ako. Ha? May napili na ako. Allahu Akbar. Masyaallah, masyaallah. Wala, hindi ko alam itong mga hindi ko alam itong mga sinasabi mo na may mga plano ka pala, bro. Masyaallah. Anong pangalan na pili mo, bro? Abdulaziz. Masyaallah, masyaallah. Abdulaziz. Ang alipin. Ang alipin ng Allah, isa sa mga pangalan niya ay Aziz. Siya yung makapangyarihan. Batid niya, kaya niya ang lahat. Aziz. Ibig sabihin, tunay na makapangyarihan siya lamang. Abdul Aziz, alipin ng makapangyarihan. At ikaw yun, isang ganap ng Muslim. Bro, inshallah may sisend ako ng mga video natin about sa paano magdasal, paano mag-ablution, at mga ibang video sa Islam. Para ito ay, pag may oras ka, ay tignan mo lang, panoorin mo para karagdagang kaalaman sa'yo sa Islam. At pag may mga panonorin katanungan, magkatubili na mag-text lang, okay? Panonorin ko kaagad. Okay, congratulations. Okay. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa iyo. Welcome to Islam, mashallah.